Siya ay may taglay na pinakamatalinong isip sa buong mundo. Bago siya matapos sa universidad, inalok siya ng malaking kumpanya. Kasama rito ang napakalaking sweldo na inaalok sa kanya. 400,000 dolyar sa pagsisimula ng sweldo. Nagulat siya sa alok nito, pero tumanggi siya ng ganun-ganun lang. Dahil ang gusto niya ay hindi lamang kumita ng pera. Ngayong araw, nakatanggap siya ng kakaibang mensahe. Naglakad siya papunta sa isang bar. Mayroon isang matandang lalaki na naghihintay sa kanya. Ang pangalan niya ay Walter. Siya ay isang boss ng salvage company. Sa karagatan ng Espanya, kinolekta niya ang isang sinaunang kahon ng kayamanan. Sinasabi sa loob ng kahon ay mayroong 3 sinaunang barya. Kinuha ito agad ng otoridad. Kinumpiska ang kahon ng kanyang kayamanan. Nakalak sa loob ng vault na sa ilalim ang bangko ng Espanya. Ang bangkong ito ay isa sa pinakamahirap at pinakamahigpit ng istruktura sa mundo. Ay punong-puno ng security camera. Bukod dito, sa tapat ng kalsada ay mayroong base militar na puno ng 500 hukbo na laging naka-standby. Mas nakakatakot ay ang supervisor ng bangko ng Espanya ay isang anti-terrorism senior officer. Siya ay matalino at matinik sa kalaban. Ang vault sa ilalim ng bangko ay ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon. Dahil ang vault ay itinayo noong 19th century, mahigit 70 taon itong nakatayo. At ang batang lalaki na ito ay isang henyo pagdating sa engineering. Nahanap siya ni Walter, nais lamang niyang humingi ng tulong sa lalaking henyo para mabuksan ang vault na ito at kunin ang kahon ng kayamanan. Matapos kausapin ni Walter ang lalaki, inabot niya ang ticket nito. Nalilipad papuntang Madrid. Pagkatapos siya ay umalis na. Matapos ang kumpiyansa niya dahil alam niya na ang batang ito ay may parehong pagkatao sa kanya. Lubos silang nasisiyahan. Sa pagsubok ng mga posibleng bagay at ang kayamanan ay gantimpala lamang. Tulad ng inaasahan, natuwa ang bata. Bumuo na si Walter ng kanyang sariling mahusay na kupunan. Si Miss Beauty ay isang napakamanghang magnanakaw. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan upang lituhin ang kalaban. Si Mr. Handsome ay isang dating miyembro ng hukbong pangdagat. Ang kalibong ito ay maparaan sa mga bagay-bagay. Ang lalaking ito ay isang magaling na hacker. Maari siyang manghack sa anumang security system. Oras na para mag-usap. Ganito ang plano ni Walter. Nagpanggap siya bilang isang tagalinis. Naglagay siya ng magnetic scanner. Pagkatapos ay gawin ang pagsusuri nito upang makuha ang dalawang susi ng vault at pati na ang fingerprint ng supervisor. Ang dalawang misyon na ito ay hindi madali. Buti na lang kaya ni Miss Beauty gawin iyon. Nagpanggap siya na isang dalubhasa sa art. Noong una, gumawa siya ng pagkakataon para makipagkamay. Pagkatapos ay pinasa ang hawak niyang kape. Agad na kinuha ito ng supervisor. Tinago agad niya ang tasa ng kape na may mga fingerprint. Naglabas siya ng ultraviolet light. Simulang iskan ang sikat na larawan. Huminto ka at magpanggap na parang may titingnan ka sa larawan. Ang hacker ay nilagay ang video sa slow-mo para palitan ang kamera ng bangko. Mayroon lamang siyang 2.5 minuto. Nakahanap ng safety box si Miss Beauty. Gumamit siya ng stethoscope. Nabuksan ang safety box. Nakuha ni Miss Beauty ang susi sa loob. Nagsagawa ng pag-scan ng holographic laser. Pagkatapos ay maaari itong imprinta sa 3D printer. Pumasok ang pangulo ng bangko. Nagawa ng paraan ni Miss Beauty ito. Nakipagkwentuhan siya, ngunit may isang mas malaking problema. Kung patuloy silang nag-uusap, mawawala sila sa tiyempo. Matalino si Miss Beauty. Hiniling niya sa pangulo na tulungan siyang kumuha ng litrato. Sinunod niya si Miss Beauty. Nawala sa kamera ang pangulo. Ang batang lalaki ay nagbihis tulad ng isang tagapaglinis. Inilabas ang magnetometer. Simulang iskan ang buong istruktura ng vault. Isang pangkat ng mga tao ang pumasok sa silid. Naalerto ang batang lalaki. Naipit ang magnetometer. Ang batang lalaki ay naubusan na ng oras. Ang gusali ay napuno ng alerto. Naipadala din ang hukbong militar. Ang susi na nakuha ni Miss Beauty ay huli na upang ibalik ito sa dating lugar. Ang batang lalaki lamang ang pag-asa sa sandaling iyon. Itinapon niya ang susi, nakuha ito ng bata.
ibinalik ang susi sa safety vault. At sa sandaling iyon, pumasok ang isang gwardiya. Anong ginagawa mo? Hindi ko narinig ang alarma. Sanhi ng suot kong earphones. Naniwala ang gwardiya sa kanya. Pati si Walter ay kinabahan. Sa wakas, nakuha nila ang dalawang susi at ang istruktura ng lugar. Mayroon isang bahagi ng istruktura na malabo. Dahil sa kalikutan ng bata, mabilis niyang naiisip. Natuklasan nila na mayroon isang napakalaking tangke ng imbakan ng tubig. Kapag mayroong nakapasok na magnanakaw, ang preno ay bubuksan at ilabas ang tubig. Ang vault ay tinayo 7 taon na ang nakaraan. Nag-isip ng mabuti ang bata. Mayroon isang malaking balanse ng timbang. Basta may kaunting pagbabago ay magiging sanhi ng malaking problema. Paano nila ito magagawa nang hindi binabago ang timbang? At mapasok ang vault para makuha ang bagay na gusto nila. Pag pumunta niya sa bar upang makapagpahinga, napaisip siya bigla. Kumuha siya ng timbangan. Naglagay ng isang basong tubig sa sukatan na iyon. Gumamit siya ng nitrogen spray para dito. Napagyelo niya ang sukatan. Napagpasyahan ni Walter na gumawa ng pagkilos pagkatapos ng 4 na araw. Dahil ang oras na iyon ay ang finals ng South Africa World Cup. Hindi mabilang ang mga tao na nasa labas ng bangko para panoorin ang laro. Ito ang pinakamagandang oras para isagawa ang kanilang plano. Dahil sa oras na iyon, lahat ng mga aparato ng kamera ay haharapin ang mga tagahanga na nanonood ng football sa kalye upang bigyan ng mga magnanakaw ng pagkakataon. Ngunit, 105 minuto lamang ang meron sila. Mabilis na lubid pababa pagkatapos ay pumasok sa bangko. Sundin ang bentilasyon ng tubo upang makapunta sa vault. Ngunit mayroong isang malawak na puwang sa harap nila. Mayroon na lang silang 46 na minuto. Si Mr. Handsome ay may dalang 2 na titiklop na hagdan. Pagkatapos ay ikonekta silang lahat. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ito matibay. Habang si Mr. Handsome ay malapit na, may ilang bahagi na maluwag. Tumalon siya at hinawakan ng bata ang kamay niya. Umabot na sila sa dulo ng pasukan ng vault. Si Miss Beauty at bata ay naglabas ng susi. Mr. Handsome ay nagpa-upload ng fingerprints. Nagbukas ang pinto ng vault. Sa loob nito ay ang kahon ng kayamanan na nakuha sa ilalim ng dagat. Ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na dumiretso. Dahil sa ilalim ng bodega ay isang malaking timbangan. Sa oras na ito, ang kalbo ay handa na para mag-spray ng nitrogen gas. Ang kalbo ay nag-spray ng 50 na lata ng nitrogen. Ang buong mekanismo na ibalot ng yelo. Ang palapag ng vault ay hindi nagbago. Mayroon na lang silang natitirang 20 minutes. Sinabi ni Mr. Handsome na may oras pa upang sumuko. Ngunit nang malapit na silang umalis, ang malamig na hangin ay sumingaw sa sahig. Nabuo ang isang nagyayelong palapag. Maingat na lumakad ang bata at ang timbang ay di nagbago. Nagmamadali ang tatlo para mahanap ang kayamanan na nakatago sa kahon. Mabilis na nakita ni Miss Beauty. Nakuha niya ang baril. Pinipilit niya si Miss Beauty na ibigay sa kanya ang kayamanan. Walang nag-akala na traidor siya. Nagbago ang timbang at gumalaw ang mekanismo. Ang oras na ito ay talagang mahirap makatakas. Nag-alarm ang gusali. Sumugod ang hukbo sa bangko kaso maraming tao ang nakaharang. Biglang nagbukas ang tubig sa loob ng vault. Mabilis na puno ng tubig ang lugar. Si Mr. Handsome ay isang diving master at lumangoy siya palabas ng gate. Ang batang lalaki at si Miss Beauty ay naiwan. Halos lumubog na sila sa baha. Ginamit ng batang lalaki ang kanyang matalinong pag-iisip. Nalaman niya na may pagtigil sa tubig. Hayaan ang kalbo ilagay ang tangke ng nitrogen sa mekanismo. Ito ay ang tanging kasugutan dito ay bigat, hanggat ang bigat ng vault ay sapat sa timbangan. Titigil ang mekanismo sa pagbuhos ng tubig. Inilagay ng kalbo ang lahat ng tangke ng nitrogen sa timbangan. Kapag ang bantay ay dumating sa loob ng vault, walang tao sa loob. Ang batang lalaki ay si Miss Beauty ay umakyat sa tubo ng bentilasyon upang makalusot at hinubad ang kanilang damit para makipagbagay sa mga tao at hindi mahuli. Matagumpay na nakatakas ang bata at si Miss Beauty, pero dahil sa pagtaksil ni Mr. Handsome, nabigo ang misyon. Ngunit nanatiling nakangiti si Walter.
Alam niya na magkakaproblema kay Mr. Handsome. Piniki niya ang tatlong barya, tapos binigay kay Miss Beauty upang ang barya na kinuha ni Mr. Handsome ay peke. Pagkatapos nakita ang lokasyon nito, matahimik si Walter upang ang barya na kinuha ni Mr. Handsome ay peke. Kailangan nilang ipagsapalaran muli ang kanilang buhay, maligayang pagdating sa Bangko ng England. Salamat. Ang pelikulang ito ay pinangalan